Hello mga ka-J-Vlog! Welcome ulit sa panibagong video. At sa video na to, mag-unbox tayo ng isang Apple product. At ito ang Apple TV 4K 2021. Maganda kaya siya? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So ito, introduce ko sa inyo yung Apple TV 4K 2021 ni Apple. So finally, nag-refresh sila ng Apple TV. At yun nga, ang kakaiba dito sa Apple TV na to is yung kanyang remote. So sa hindi nakakaalam, itong Apple TV ay pwede nyo magamit pag manonood kayo sa mga streaming application like Netflix, HBO Go, iFlix. Pwede kayo mag-YouTube dito. Tapos ang maganda nga dito sa Apple TV is pwede rin kayo maglaro ng Apple Arcade at pwede nyong screen mirroring ang inyong smartphone dito. So kaya ako bumili ng banibagong Apple TV kasi yung Apple TV ko na luma is gagamitin ko pong pang livestream ko. Yes. So pag magla-livestream ako ng Mobile Legends, Call of Duty Mobile, screen mirroring ko lang sa Apple TV tapos i-coconnect ko sa aking game capture card. Ayan, kaya napaka-importante po sa akin itong Apple TV. So, itong Apple TV na to ay merong 64GB na internal storage. So, yung internal storage nito ay magagamit nyo, of course, sa pag-install ng mga applications. At yun nga, pwede kayo maglaro dito. Pwede nyo i-connect yung controller ng PS4 nyo at ng Xbox. So, ito yung bago dyan, yung remote. Ito yung Apple TV, same design din doon sa old gen. Ang tanong, magkano ba siya? Meron siya official price dito sa Philippines sa 11,990 pesos or almost 12,000 pesos. So ito yung likod niya, yan, the ultimate cinematic experience. Enjoy stunning 4K HDR picture quality and immersive Dolby Atmos sound. So ayan nga ang makikita niya sa Apple Store like Apple TV Plus, Netflix, YouTube, Apple Music, Amazon Prime Video, at marami pang iba. Tapos yun nga yung sinabi ko sa inyo kanina, pwede kayong mag-AirPlay sa inyong smartphone or sa inyong tablet. Tapos, ang maganda dito, pwede nyo pong i-connect ang inyong AirPods. Okay, open na natin siya. Para sa akin, kasi mas prefer ko tong Apple TV kasi karamihan nga ng device ko rin is Apple. Kaya, mag-work to perfectly sa mga Apple devices ko. Pag gusto ko manood ng YouTube, ayan, i-AirPlay ko lang. Ang maganda dito mga ka-J-Vlog sa Apple TV na to is yung chipset niya is Apple A12. Yes, napaka-powerful po ng chipset na yan dahil yan po yung chipset na makikita natin sa iPhone XS Max, iPad Mini 5, at iPad 8 generation. At ito na yung Apple TV. Ayan siya. Nice. So, yun nga, same lang siya ng design dun sa old gen. Ayan. Ooh. Nice. I love the unboxing experience. Bam! Ito na, sina natin. So, ngayon lang to magiging glossy ng ganito na walang gasgas. Ayan, so glossy finish po yung gilid niya. Kaya, expect nyo na pronto sa mga fingerprints madyas. Ayan na, at sobrang visible dito ang mga micro scratches. Ayan, nagkaroon na siya. Pero yung taas niya is matte finish. Ayan, Apple TV. Ito yung base niya, ito yung fan. Tapos sa likod yung mga ports like the Ethernet port, HDMI port, at yung power port. Ayan, so very basic lang naman. Siyempre, ito yung pinaka nagbago sa Apple TV 4K 2021, yung kanilang Apple TV remote. So mas maganda ni remote ngayon, mas malaki na siya at mas mataba. Kasi yung dun sa old gen is sobrang nipis po nun mga ka-J-Vlog, ang hirap hawakan. So magandang ginawa, so maganda yung ginawa nila dito, mas pinaganda nila yung build quality. Mamaya che-check natin 'yan. So ayan, Apple TV. So yun, buti naman may kasama tayong Apple stickers. Yes naman. So buti na lang may kasamang Apple stickers. Quick start guide, meron siyang kasamang lightning cable for the remote. And ito po yung kanyang power cable. Ayan. So very basic lang. At yun nga, sad to say mga ka-J-Vlog, wala po siyang kasamang HDMI cable. So, ina-expect ni Apple na meron na kayong HDMI cable sa inyong bahay. So, di ba, napaka-basic. Dapat pag mga ganitong streaming device, may mga kasamang HDMI cable yan. Eh. Pero, yun, ina-expect ni Apple na kayo na bahala sa HDMI cable nyo. So, yun lang naman yung content ng box. Very simple lang naman. So, yun yung Apple TV. Ito yung remote. Ito yung gustong-gusto ko talaga makita yung kanilang remote. Ayan, mas mabigat na siya.
Yun, oh. So, mas maganda yung build ngayon ng remote niya. At take note na pwede niyong gamitin ding remote ang inyong smartphone dito sa Apple TV na yun nga. Very convenient siya. So, ito yung directional pad. Yung gitna niya. So, ito yung back. Tapos, ito yung play or pause. Mute. Volume. Up and down. Tapos, meron tayong power button dito, yung microphone. So, nga, rechargeable naman siya. At ang maganda dito, napakatagal po ng battery life ng Apple TV remote. Tapos, meron tayo dito mic button. Pag magsasalita kayo or gusto nyo mag-search, pipindutin nyo yan. Tapos, yung likod niya, meron tayong Apple logo. So, parang ang naaalala ko dito sa Apple TV remote na to, parang iPad Nano eh. Ganito yung mga build quality ng mga iPad Nano before, no? So, nakakatuwang parang throwback din yung Apple remote, di ba? Ganito yung iPad Nano eh, tsaka yung iPad Shuffle. Oh, di ba? Sobrang throwback. So, tara mga ka-JVlog, samahan nyo akong i-setup to sa aking TV. So, ayan mga ka-JVlog, na-setup ko na siya sa aking TV. Ayan, winelcome niya tayo ng mga iba't ibang language. So, maganda pala dito mga ka-JVlog, trackpad, touchpad pa rin pala to. Ayan, oh. Pero may physical button na siya, kumbaga. Compare dati kasi na yung full surface niya, touchpad lang. Okay, so kung nahirapan kayo sa touchpad, yung touch sensor, kung nahirapan kayo, pwede nyo i-physical. Diba? Mas okay. So, punta tayo sa English. So, set up muna natin to. So, ayan, pwede natin i-set up yung Apple TV natin through our iPhone. So, ayan, set up your Apple TV. Pwede nyo, i-unlock nyo lang yung iPhone or iPad nyo. Connect to a Wi-Fi network. Turn on Bluetooth. Hold the device close to this Apple TV. So, ang gagawin nyo mga ka-JVlog, open nyo yung iPhone nyo. Tapos, ididikit nyo siya sa Apple TV. Ayan. So, ganito yung itsura nung lalabas. So, set up na natin siya muna sa iPhone ko. Tapos, i-enter nyo yung code. Ayun. So, setting up na agad tayo dito sa Apple TV. So, ayan, na-set up na natin successfully yung Apple TV sa ating iPhone. At ayan, ito na yung menu niya. So, meron tayo ditong Apple TV. Ang maganda dito, na-sync din yung mga applications doon sa luma kong Apple TV. Ayan, oh. So, nag-automatic download na siya. Kung ano yung itsura ng Apple TV ko doon sa luma, na gaya din dito sa bago kong Apple TV. So, parang hindi ako umalis doon sa Apple TV ko na yon. Ayan, ito yung mga apps na na-download ko doon. At ayun nga, meron siyang Apple Music. So, kung nakasubscribe naman kayo sa Apple One, kompleto kayo ng Apple TV, Apple Music, and Apple Arcade. So, dito sa Apple Arcade, mga ka-JVlog, dito nyo magagamit yung full potential ng Apple A12 Bionic Chip. Yun nga, pwede kayo maglaro dito at pwede nyo gamitin controller, yung inyong PS4 controller or yung Xbox controller. At syempre, yung Apple TV remote ay pwede rin natin gawing controller. So, pwede kayo maglagay ng mga photos dito. Yung mga apps, mamaya titingnan natin. So, meron tayong podcast, search, iTunes, yung mga computers mo, settings. Ito yung mga apps ko na na-download. Yan, tulad na lang ng Netflix, napaka-importante niyan. Amazon Prime Video, Fox Plus, wala na yan. Hindi ko pala didelete yan. So, NBA, ayan, meron pa tayong mga laro dito. So, ngayon, ang gagawin natin, hintayin lang natin mag-download yung YouTube. Pero, papakita ko sa inyo yung Apple Arcade. So, ayan yung itsura ng Apple Arcade, mga ka-JVlog. Napakadami nyo pong madadownload dito. So, nakasubscribe na kasi ako sa Apple Arcade. Ayan. So, meron tayong Angry Birds, SpongeBob. So, NBA 2K21 Arcade Edition. Pwede nyo rin pong laruin dito sa Apple TV. At ayan yung iba. So, napakadami, di ba? Tapos, pakita ko sa inyo yung App Store. So, ayan yung itsura ng Apple Store dito sa Apple TV. Ayan, pwede kayo mag-download ng HBO Go kung nakasubscribe kayo dyan. Ayan, Netflix, Spotify, View, mga Korean. Ayan, sa Olympic Channel, Facebook Watch, Amazon Prime Video. Ayan, napakadami nyo pong pwedeng ma-download ng mga streaming application dito sa Apple TV. Ayan, tapos may mga games tayo dyan na wala sa Apple Arcade. So, ito yung Apple TV Plus. So, pag nakasubscribe kayo sa Apple TV Plus, parang Netflix lang yan. Tapos, pwede kayo bumili rin ng mga movies. So, ayan. Nakabili na ako ng movies dito. Yung Harry Potter. Ito yung mga nabili kong movies. Harry Potter, kompleto yan. Toy Story, tapos yung Detective Pikachu. So, 600 isa yan. Tapos, ito yung laro. Try natin yung i-play yung Sonic. So, yung mga ka-JVlog, pakita ko sa inyo kung paano maglaro dito sa Apple TV.
4K. So maglalaro tayo ng Sonic 2 the Hedgehog. So yan, pwede tayo mag-YouTube of course dito sa Apple TV 4K. So, mag-play ako ng vlog ko dito sa YouTube. So yan, mag-play tayo ng vlog ko. Hello mga ka-J-Vlog, welcome. Yan, so pwede natin ibahin yung resolution yan. So tayo between the Infinix Note 8 and the Infinix 08. Ano kayong perfect na Infinix smartphone? So 1080p natin. Ayan, so nagpe-play na tayo. Smartphone na para sa'yo. Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So, si Infinix. So, ayan, kung makikita nyo, di ba, napaganda manood ng YouTube dito sa Apple TV 4K, hindi lang YouTube. Siyempre, pwede Netflix at marami pang iba. Kaya, napaka-convenient talaga magkaroon din na itong Apple TV 4K. So, yun, mga ka-J-Vlog, nakita nyo na yung bagong Apple TV na mo-offer sa atin ni Apple ngayong 2021. At napakaganda nga na itong streaming device na to mula sa Apple. Very convenient siya. Sobrang ganda po manood dito ng Netflix and YouTube at marami pang iba. Tapos yun nga, support niya ang 4K HDR pa. Panigurado mas may enjoy nyo pamanood ng Netflix, YouTube dito sa Apple TV 4K.